Kahapon nga mga idol ay may nakatikim ng Jordan Poole 2.0. Isang Pistons player, pinatikim nga ang isang Magic player. Pero bago nga natin yan pag-usapan, eto muna nga ang isa pang pagkakagulo. Dahil itong si Grayson Allen, matapos nga siyang matulak na ito ni Patrick Williams, ay umarte nga. At ang ginawa niya mga idol, tinulak pa si DeMar DeRozan na nanahimik. Kaya naman nag-init ang ulo neto ni DeRozan, tumayo agad para kumprontahin eto ang si Grayson Allen. At pati na nga rin ang mga announcer ng Chicago Bulls ay hindi rin ito nagustuhan. Sabi pa nga nung isa mga idol, dapat daw bigyan itong si Grayson Allen ng two-piece. Ibig sabihin mga idol, alam nyo na siguro yon, 1-2 punch, para nga daw matauhan. Pakinggan natin ito mga idol. Let me tell you something, somebody needs to give him a two-piece. I guarantee he'll stop doing that. So sabi nga rin ni DeMar DeRozan sa kanyang interview, kaya naman daw siya nag-init. Kaya naman daw nag-init ang kanyang ulo ay dahil si Grayson Allen ang gumawa na ito. Meron na daw track record kasi itong player na ito bilang isang dirty player. Last season lang mga idol, ang teammate neto ni DeRozan ni si Alex Caruso ay nakatikim din ng dirty play neto nga ni Grayson Allen. Kaya naman hindi na pinahuli neto ni DeMar DeRozan at kinompronta niya agad itong si Grayson Allen matapos naman ng dirty play sa kanya. Tapos pahabol pa ngang panundot ng Chicago Bulls announcer na ito nga daw si Grayson Allen ay laging papiling biktima kapag nga siya ay may ginagawang kasalanan. Lagi na nga lang daw inaangat ang kanyang kamay na parang wala siyang ginawang mali. Obvious naman daw na sinasadya niya yung ginawa niya dito kay DeRozan at pati na nga rin daw yung kay Alex Caruso. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin itong isang Pistons player at kung paano niya nga pinabagsak itong si Bo Wagner. Well, ito nga si Killian Hayes, matapos itulak neto ni Wagner mga idol nang siya ay kukuha ng bola ay tumilapon nga sa bench ng kanyang team na talaga namang nag-init at talaga namang nagdilim ang paningin. Kaya naman pinatikim niya ng isa lang sa likod ng kanyang ulo itong si Mo Wagner at ayun, knockout, unconscious for a second. At yan nga ang spark ng pagkakagulo ng bench netong Pistons at ng Magic. Umalis pa talaga sa bench ito mga Magic player na nagresulta ng mga idol ng hindi maganda. Buti na nga lang mga idol ay hindi na nagkaroon ng episode 2 ang Malice in the Palace. Tandaan nyo mga idol, dito rin yon, sa Detroit din yon nung nagkagulo ang team ng Pacers at ng Pistons. Yung arena announcer nga na itong Pistons mga idol ay talaga namang alerto. Matapos niyang makitang nagkakagulo ang dalawang team, sinabi niya huwag kayong aalis sa inyong upuan, huwag kayong aalis sa inyong upuan. Inulit niya yan mga idol hanggang sa humupa na ito nga ang pag-aaway ng dalawang team nang dahil sa pag-knockout ni Killian Hayes dito nga kay Mo Wagner. At ang nakakatawa dito mga idol sa kaguluhang ito ay nang mailabas nga ng NBA ang kanilang suspension ay 9 players ang nasuspinde sa Magic. Si Cole Anthony, Mo Bamba, Wendell Carter Jr., RJ Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Franz Wagner at Admiral Schofield. At syempre si Mo Wagner. 9 players ang out mga idol for at least 1 game. At ang nakakagulat dito, si Killian Hayes na ni-knock out itong si Mo Wagner ay 3-game suspension ang nakuha. Samantalang si Patrick Beverly na tinulak lang si Ayton ay 3-game suspension din. Nakapagtataka nga daw mga idol ayon sa mga NBA fans at ako din mga idol ay nagtataka kung bakit 3 games lamang ang naipataw na suspension dito kay Hayes. Masasabi naman natin na ibang level yung ginawa ni Hayes kumpara kay Patrick Beverly mga idol, talagang naging unconscious pa yung kanyang biniktima tapos 3-game suspension lang. Kaya naman mga idol, kine-question ng maraming NBA fans ang justice system na itong NBA parang hindi naman daw fair ang pagbibigay nila ng suspension sa kanilang mga players. Kayo ba mga idol, ano bang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.